sa mundo ng social media ang tila naungkat na issue patungkol sa panggagahasa di umano ng It's Showtime host na si Bong Navarro sa dating kapamilya radio announcer na si Kat Alano. Dito ay nag-trending topic hindi lamang sa Facebook kundi sa Twitter at Instagram ang usapin at tila naungkat muli ang nasabing issue na kinasangkutan ng dalawang kapamilya star. Umani ang samot-saring reaksyon sa mga netizens ang naging issue na ito at tila na-turn off ng tila isiwalat ngayon ni Kat Alano ang ilan sa mga tila information patungkol sa tila panggagahaswak sa kanya ng It's Showtime host na si Bong Navarro. Nag-trending sa mundo ng Twitter ang naging pahayag ng dating kapamilya radio announcer matapos niyang maungkat ang issue tungkol sa ring visa sa ating bansa. Kat Alano posted on her Twitter account saying, "When I was raped by hashtag rhymes with wrong still famous celebrity who had smear campaign to destroy my career and rape many more, I was wearing a t-shirt and jeans. He dragged me too. So trying to take my jeans off was difficult for him. Hard to rape an unconscious person in jeans. Hashtag iyako. By the way, for everyone asking why I never filed, his uncle made sure that all cases against him would be dismissed. I found this out firsthand. Also, they have been waiting to file a case against me to silence me and discredit me in the media, knowing I could never get justice by filing." Sa naging pagpapahayag na ito ni Kat Alano sa kanyang official Twitter account, kumpirmado na tila ang dating executive ng Pilipinas na si Paquito Ochoa ang tinuturing na tito ni Bong Navarro at tila isa rin sa mga ma-influensyang tao sa loob ng ABS-CBN. Kaya tiniyak mismo ng ilang mga kamag-anak ni Bong Navarro na kahit anumang kaso na isang pa ng dating kapamilya DJ host na si Kat Alano ay tila hindi ito mareresolba at siya pa ang pasasamain sa media. Narito ang komento ng mga netizens na na-turn off sa ABS-CBN matapos ngang isalba si Bong Navarro sa rape case na kanyang ginawa sa dating DJ host ng ABS-CBN na si Kat Alano. Patungkol sa balitang ito, maraming netizens ang kumbinsido na totoong reklamo kay Bong Navarro patungkol sa rape cases at maraming nagsulputan ng mga larawan sa social media patungkol at tila nagpapakita kay Bong Navarro. Matatandang ibinalita rin taong 2014 ng Jimmy 7 ang rape case na ito patungkol sa It's Showtime host na si Bong Navarro. According to a report on Jimmy News po ng balita, Navarro faced a complainant in court on Thursday during the preliminary investigation. This is the third rape complaint filed against the TV host actor following those from model Denise Corneo and beauty contestant Roxanne Alcosa Cabanero. Corneo's complaint was dropped by the Department of Justice in April for lack of imparable cause. Sa naging balita na ito at confirmation ng maraming netizens na tila may kinalaman